Mga idol at kabayan, good news na naman! Mukhang maganda ang magiging pasok ng taong 2022 para sa ating mga Pilipino. Uy, totoo? Oo. Nakaraan na pabalita na inaprobahan ng Kongreso ang pagpupondo para sa pagbili ng tatlong C-130J Super Hercules para sa Philippine Air Force. Abang ngayon may lumabas na impormasyon na limang C-130J Super Hercules ang gustong bilhin ng Pilipinas at pinunduhan ng Kongreso ng bilyong-bilyong peso para sa down payment. Magkano? Alamin! Ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe. Mabilis lang ito. Promise! Ilang linggo pa lang ang nakalipas ng ating tinalakay na inaprobahan at itinutulak ng Kongreso ang pagbili ng tatlong bagong C-130J Super Hercules para sa Philippine Air Force. Aba naman, mukhang naramdaman ng Kongreso na hindi ito sapat upang tugunan ng ating Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense ang kanilang mga mandato, lalo na sa panahon ng humanitarian response and disaster relief operation sa bansa. Alam nyo ba mga kabayan na ang Kongreso ay nagkaroon ng mga pagbabago sa proposed national budget para sa taong 2022? Ayon sa Kongreso, pagkatapos ng matinding pagsaalang-alang at konsultasyon, natapos nila ang mga ginawang pagbabago para sa House Bill 10153. Ito yung proposed national budget para sa taong 2022 na may kabuuang halaga na 5.024 trillion peso. Dagdag pa ng Kongreso, ginawa nila ito upang ang mga naturang ahensya ng gobyerno ay mabilis, mahusay at mabisang matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino. Wow! Ang sarap pakinggan! Ang mga pagbabago sa House Bill 10153 ay upang magbigay ng pondo sa mga programa ng departamento at proyekto, kabilang ang mga sumusunod. Department of Labor and Employment o DOLE, meron silang 10 bilyon. Department of Social Welfare and Development o DSWD, meron silang 11 bilyon. Department of Transportation o DOTR, meron silang 6 na bilyon. State Universities and Colleges, meron silang 504 million peso. Department of Information and Communication o DICT, meron silang 3 bilyong peso. Department of National Defense, meron silang 5.5 bilyon peso bilang down payment para sa pagkuha ng 5 unit ng C-130J Super Hercules para sa Humanitarian Assistance Disaster Relief na operasyon ng Philippine Air Force. Wow na wow! So mga idol at kabayan, tuloy na ang pagbili ng Pilipinas ng 5 brand new C-130J Super Hercules. Ito yung sinasabi natin na kapag may suporta galing sa ating Pangulo, Kongreso at Senado ay talagang tuloy na ang pagiging moderno ng ating Armed Forces of the Philippines. Ang maganda pa sa proyektong ito ng Philippine Air Force dahil brand new ang mga kukuning platform. Sabi nga nila kahit tagbabayad ng buwis ang mga Pilipino, pero kung ayaw naman ang mga politiko natin eh wala pa rin, diba? Kaya kung gusto nating patuloy ang pagiging makabago ng ating bansa, lalo na sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program, na sa ating mga Pilipino ang kasagutan. Maraming salamat, ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas.